Magandang araw po mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW. Kumusta po kayo? Ako po muli si Taong Gala at kung bago ka lang sa aking tahanan, hihilingin ko sanang pinutin mong subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Well mga kaibigan, sa video po ito, ang pag-uusapan natin, ito po ay kunting reaction video pa rin po patungkol kay Miss LG Satterfield. Alam niyo po mga kaibigan, habang nag-iikot ako, ay may nakita akong isang vlog. Aba, akalain mong si LG Satterfield, itong si Miss LG ay nagpapapansin daw di o mano kay Boy Tapang na naman. Well mga kaibigan, para po magkaroon tayo ng konkretong conclusion kung ano nga ba yung tinutukoy ko, panoorin po natin muna ang bidyong nangyari. Ito po yung bidyo mga kapatid. So narinig po natin mga kaibigan, ano po, yung video, narinig nyo naman po. Isa pong senaryo ito sa TikTok kung saan nasa swimming pool siya, na tila yung senaryo parang nalulunod at humihingi siya ng tulong, no? Ang naririnig ko doon, tabang, hindi tapang. Magkaiba po kasi yung salitang tapang sa word na tabang. Tabang means tulong. No, humihingi siya ng tulong. At itong video ito mga kaibigan, kung ating pong tatanda, TikToker si Miss LG. So, maaaring kaparte din ito sa kanyang ginagawang TikTok, no? Para sa akin, wala hong nabanggit dito na pangalan ni Idol Boy Tapang. Una, gusto ko lang pong ipaliwanag sa lahat, no? Pare-parehas nating idolo si Idol Boy Tapang, si Miss LG. Kasi katulad niya ng sinasabi natin, ako naman po ay hindi ko makikilala si Miss LG kung hindi natin nakilala si Idol Tapang, 'di ba? Doon naman nag-umpisa ang lahat. Ako aminin ko, nung una pa man nang nangyari na nagkaroon ng issue, nung sabihin ang lahat, ay ako nagalit ako. Personal nagalit ako, nagkaroon ako ng tampo. Nainis ako kay Miss LG dahil sa pagsisinungaling. Pero sa puntong itong mga kaibigan, mas tinimbang ko. Mas niluwagan ko yung aking pangunawa at pag-iisip. Tinimbang ko yung lahat ng mga issue. Kasi una, para sa akin, na-realize ko hindi lang naman isa ang may kasalanan dito eh. Both sides naman eh, may nagkaroon ng kasalanan, di ba? Kasi sabi pa nga kung yung pusa hindi lumapit sa isda, eh makakain ba yun? Di ba? Parang ganun bang scenario? Both sides po, may pagkakamali. Ang kagandahan lamang dito, kasi kung mapapansin natin, una-una, humingi na ng sorry si Idol Boy Tapang, no? And then, follow by Miss LG. Kaya lang, medyo napansin lang siya doon sa una na medyo parang ang iba ay nayabangan sa kanya, no? Pero, ako para sa akin, nung time na pinag-aaralan ko na yung kanyang mga video, pinanunood ko na yung kanyang mga video, I realized na kailangan din niya, deserve din niya ng pagpapatawad. Una, humingi siya ng pagpapatawad sa mga taong nasaktan. At this time, kung titingnan natin yung tema ng ganyang mga vlogs, ay pinapakita na niya yung kanyang sariling kakayahan bilang vlogger. At ako para sa akin, wala bang karapatan ang isang Miss LG Satterfield na ipakita sa taong bayan yung kanyang sariling kakayahan? Until now, binabas pa rin siya. Until now, nandun pa rin yung mga pambabas. Kahit mga kung ano-anong mga issue na kinukunik pa rin sa kanya. At siguro ako maswerte lang, ano, napaka isang lang magandang attitude na nakitaan ko sa isang LG Satterfield. Kasi hindi siya masyadong nagtutuon, hindi siya masyadong nagbibigay ng importansya doon sa kanyang mga basher. Yung mga isyong ibinabato niya ay nagkikibit-balikat lang siya. Bagkos nagiging motivation para sa kanya na gumawa ng mas maganda pa at maipakita yung kanyang sarili bilang isang vlogger. Isa sa yun sa magandang attitude na nakikita natin. And that is the reason why na yung galit, yung inis ko noon ay napalitan ng unti-unti ay paghanga sa kanyang kakayahan. Eto, tanungin ko kayo, sino bang mga tao ang walang kasalanan? Lahat naman tayo may mga pagkakamali. Ako para sa akin, ang pagkakamali ng isang tao ay kailangan lang bigyan natin ng pagkakataon, tamang panahon, para maituwid niya yung pagkakamali na yun. Well, sa usapin naman, kung sakaling magkaroon ng issue na
maging maayos uli ang kanilang relation ni Idol Boy Tapang. Hindi man, ano, tulad na sinasabi natin, hindi naman sila maging sila, pero maging kaibigan. Well, magandang idea yon. Kasi, una, hindi rin natin maipagkakaila na naging masaya ang mga followers nung panahon na ipinakita nila ang vlog na yun. Kumbaga, maganda yung chemistry nila eh. Isa lang sa atin na ikinagulat dahil nga nakita natin na nung sinerebel na nila yung issue na ito pala ang senaryo, isa lang po siyang hindi pala totoo. So, syempre, magalit tayo. Normal din yun. Parang, ate ka, nilukon nyo ata kami. Ako, ganun din yung naranasan ko. Ganun din yung punto ko. Ganun yung naramdaman ko. At sabi ko, hindi maganda. Sabi ko, hindi maganda yung ginawa ni Miss LG. Pero habang tumatagal, binalansi ko ang lahat. Kasi una, hindi lang naman si Miss LG ang kasalanan dito. Eh, sabi nga, both sides eh. Diba? Dalawa naman sila. Kasi sila yung gumawa noon eh. Diba? Pero parehas nating idolo itong mga tao. Nagkataon lang na dahil nagalit tayo sa kay Miss LG, nagbaklasan yung lahat. No, until now 177 subscribers, then okay. Tapos napansin natin bumaba nga yung views niya, no. Pero ako, para sa akin, hindi yan ano eh, hindi siya apektado. Ituloy lang niya yung kanyang paggawa ng video, tuloy-tuloy din yun, no. Pero isang malaking katanungan na namumutawi sa aking isipan, na gusto kong itanong sa inyo, mga giliw kong mga kapatid at mga followers, deserve ba ni Miss LG na hanggang sa ngayon ay tanggapin pa rin yung ganyan? Ang daming mga isyong naglalabasan na laging konektado sa kanya, mga previews ng mga videos na nakukonekta pa rin sa kanya, no? Napakaswerte lang ng mga kapatid natin na gumagawa ng kanilang mga ganitong klaseng vlog, kasi hindi siya gaanong pinagtutunan ng pansin ni Miss LG Satterfeld. Isang magandang attitude na ipinapakita niya sa lahat ng kanya, sa lahat ng mga followers na sumusubaybay sa kanya. Yung pagiging professional. Yan, professional sa pag-handle sa ganitong mga klaseng pagkakataon. Well, mga kaibigan, sana, ang dalangin ko lang, no, na sana dumating na talaga yung panahon na bigyan naman natin ng pagkakataon, i-vlog naman natin yung mga good sides, no? Yung mga magagandang bagay na kanyang nagawa. Kasi deserve din naman niya eh. Deserve din naman niya na kahit papano, tingnan natin yung mga magagandang punto na kanyang nagawa. Maaaring maghalit kayo, mga kaibigan, sa akin, masabi niyo yung nagiging tagapagtanggol ako ni Miss LG, no? Ako bilang vlogger, ayaw ko lang kasi maging bias eh, sa isang sitwasyon. Kaya pag nakakita ko ng isang pagkakataon na tika, mukhang hindi tama itong issue na ito. Bilang vlogger, gusto natin ilabas din yung ating reaksyon, no, para maitama ang lahat. Pero kayo, mga kaibigan, ano po ang opinion nyo sa bagay nito? Comment down below lang po, at siyempre kaparte kayo ng vlog nito. Inaasahan ko po ang iyong komento. At maasahan nyo po na tatanggapin ko anumang komento ang iyong pupukol sa akin. Gusto ko lang pong iklaro bago tayo matapos, mga kaibigan. Ako po ay hindi maka-LG, no? Kundi ako po ay makaboy tapang at LG. Dalawa po sila, ina-idolize ko. Hindi po ako bias sa isa. Kaya natin tinatama ang mga bagay nito. It is because ang lahat ng ito ay bumubumbirang din yan doon sa ating iniidolong si Boy Tapang. Dahil doon nag-umpisa ang lahat. Hindi po ba? So, kung totoong mahal natin si Boy Tapang, nangyari ng lahat, then sana bigyan lang natin ng pagkakataon, may pakita ni Miss LG ang kanyang kakayahan. Yun lang, pagkatapos makikita din natin sana isang araw, maayos din ang lahat. Big love shoutout po sa lahat ng ating mga kaibigan dyan, oy, sa ating pong mga soke ng mga team kulit, Bingo Dera, ayan, kay Sis Date, kay Bunso Power, big love shoutout, kay Jusel and Santillan, ayan, Liz Van, kay Tantan, kay Judith, ayan, Sis Neda. Siyempre, sa lahat ng ating mga manlalaro sa Team Kulit, Bingo Bonanza. See you mamaya. Magandang araw po, mga kaibigan. Ako po si Taong Galaw. Thank you.
Tayo po mga kaibigan ay malugod na nagpapasalamat sa ating mga members na pumindot ng ating membership button. Sila ay na Ping Biahira, Bunso Powers, Coselda Whitey, Lynn Herakawa, Rems, The Motivation Collective Channel, Unica Angel Teen, Yuni Ariola, Amap Baalmero, Valver Machua, Joselito Dimayu, Joselito Masiba, Roberto Rodriguez, Jody Reyes, Juan Channel, Clarita Dimayuga, Triple E Motovlog, Bundok Tralala, Sisdir, Las Women Band Hong Kong, My Mother's Diary, Wandering. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa channel na ito.